Thank you.
from the world of externals. Thus says the Lord, you shall not molest or oppress an alien, for you were once aliens yourselves in the land of Egypt. You shall not wrong any widow or orphan. If ever you wrong them and they cry out to me, I will surely hear their cry. My heart will quail up and I will kill you with a sword. Then your own wives will be widows and your children orphans. If you learn manage one of your poor neighbors among my people, you shall not act like an extortioner toward him by demanding interest from him. If you take your neighbor's cloak as a pledge, you shall return it to him before sunset. For this cloak of his is the only covering he has for his body. What else has he to sleep in? If he cries out to me, I will hear him, for I am compassionate. The word of the Lord. Thanks be to God. Macedonia and in Achaia. For
valley crowd. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Hindi namin
Pagsampa
Alam mo, kanilipan mo na
hindi po niya siya patay, may Kristo lang ang buhay. O nga, pero hindi po siya sa Kristo. Ibang Kristo na naman siya sa buhay. Ay, ipinalit mo ang Kristo ng kulay na pagbibigay siya ng kaligtasan. So, bahagi mo, may pagkakataon natin kapag ginamit natin ang isang bagay na ito lamang ang magbibigay sa atin ng kaligayahan at inalis natin ang Diyos, ay malaki yung pagkakataon natin na magiging bahagi ng ating addiction. Yung mga kabataan na yung computer addiction, pagkabukas ng computer shop, sila rin namamangkaw, pagsarado sila pa rin. Kumisya na, kalimutan ang kumain. Malaking pinag-aawayan nila ng kanilang pagkuda. Marami pa ako din kasi, bakit? Ito yung kaligayahan ko. Na wala ng Diyos na maging bahagi ang aming kaligayahan. Ibinaba ko ang posisyon ng Diyos sa mga bagay na alalahan ko na mga dito sa ibig na ito. Then, it becomes a form of idolatry. Ano pa? Yung kung mga tao na hindi magpahula para araw-araw liko-liko ay nagpapahula. Sa ka ba umaasa? Sa hula? O sa pananang ng Diyos? So, kung ang makita ko natin, yung mga taong kumisa yung makita ko natin na napalagi na napalagi yung subject sa idea ng kanilang horoscope. Ano kayo sinasabi ng horoscope na yung araw ko? Hindi, no? Huwag kang magtiwala doon sa horoscope, saan dapat na magtiwala sa Diyos? Bakit? Paliwanag mo yung batas, no? May tinawag mo, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip at ng buong kaluluwa. Buo! Hindi lamang kalahati. Hindi lamang katiwakot. Kung isang mababalik mo yung mga sakit, no? It is very strong, lalo-lalo mo sa mga 30-40s ng Laguna. Pero dito kung isang makikalang kapag may sakit yung member ng kamigla, sino pinahanap? Ang bulami ko. Hindi. Ba't ang bulami ko pinahanap mo? Bakit hindi mo, bakit hindi mo dali sa simbahan sa iyong bata? Pwede ba kondisyonan mo yung bata at nang may hindi masama yung pakalagraw? Bakit? Kasi hindi mo natin kalamang palamaya. Eh siguro sa iyong bata, bakit pati ayaw sa ating labi? Sabi ko, well, great leader. Sabi ko, may nakita na ba kayo yung video na nagsisiba pag ako? Ako wala pa ako nakita ko yung video na nagsisiba pag ako. Kayo yung parang palataya ang kanilang ginagawin sa bagay niya. Ito ko lamang ang ilan sa mga bahagi na kung sa ay bigyan natin ang hindi na pagbibigay at pagbubor. Bakit? Kasi kapag ko itong mga forms of idolatry na nagkaroon natin ang posisyon ng Diyos bilang pinakamahalagang bagay sa buhay natin na magbibigay sa atin ang kaligayahan at kaayusan sa mundong ginagalawa natin. Anong sabi ko? Sabi ko ni Paul Francis, when we forget the basic and the fundamental orientations of our human experience, na walang iba kung nag-ugnay natin sa Diyos, ano sabi ko ni Paul Francis, we become a millions of unconnected lives. Magiging mga tulong tayo na wala tupo. Na wala kong talent sa bawat isa. Kaya kung isa mo yan, maliwin nga ang kalimutan, sinasabi ko siya, hindi ko maintindihan. Nalalaruan ako, nahirapan ako kung namahalin ang sitwasyon na pinagdilang bakit na wala ng Diyos. Isinangkabi na natin ang Diyos. Minalitin na natin ang Diyos. Na wala ang Diyos bilang sentro ng ating buhay. Kaya na maliwanag yung ipinakayag, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, at ng buong kaluluwa. Ito na.
kailangan natin siya panagpong kapag na maduwag sa natin ang mga bagay nito na maglalayo sa atin sa pag-ibig natin sa Diyos. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, His only begotten Son of God. One of the Father, and the Lord of all creatures, God from God, light from light, true God from true God, who gathered at me from such a time of the Father, through you all things were made. For us men and for us, our salvation came down from the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake, He was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day according to the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will not come end. I believe the Holy Spirit, the Lord, who proceeds from the Father of the Son, who with the power of the Son is the Lord of glorified, who has spoken to the prophets. I believe in one holy and apostolic and holy church. I confess our mission of the kingdom of sin, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Our God's fellow Jesus Christ, the greatest commandment of love. Let us pray to the Heavenly Father that we may love Him with all our heart, with all our mind, and with all our heart. As we love our that we may work
God's